Hey everyone, so in this video tutorial, I'd like to discuss yung what I'd like to call as business pyramid hierarchy, and especially relating when it comes to freelancing o yung online marketing. First time ko itong narinig siguro mga about 7-8 years ago kay Alex Becker. So si Alex Becker siya yung may-ari ngayon o isa sa mga may-ari ng Hyros, yun yung pinagamit for attribution. So lalo sa mga Facebook ads expert, Facebook media buyer, siguro familiar kayo sa Hyros. Ang isa sa mga competitor niyan is yung Triple Whale na tinatawag. So before siya mag-Hyros, si Alex Becker meron siyang agency. So SEO agency. So nagtuturo rin siya about SEO. So kaya ako siya nakilala dahil doon. I was very much into SEO nung time na yun. So I was doing full-time SEO, and yun nga, I came across almost the same pyramid hierarchy na dinidiscuss niya doon. At actually, ginawa niya rin yun sa business niya, no? From an agency, gumawa siya ng sarili niyang product, yung Hyros nga, SaaS product, at yun, ang laki na nung, ang layo na nung narating ni Alex Becker. So this parang ginawa ko siyang guiding principle din para sa sarili kong online business. So I'm still doing freelancing and I'm also doing e-com dahil dito sa guiding principle na to. So malaki rin yung naging benefit nito sa akin. And I am really hoping na sa'yo din, kung nag-freelance ka o may online business ka, makatulong din sa'yo to at magsilbi siyang guide sa'yo tulad ng nagawa niya para sa akin. What's up everybody? Carlos Obado here, and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. Hello guys, so ang topic na i-discuss natin ngayon is about yung business pyramid hierarchy, and especially from my own perspective as a digital marketer and a freelancer. So guys, ito yung pyramid na yun, no? And naka in order yan dun sa pinakamaliit yung kita hanggang sa pinakamalaki yung kita and pinaka-scalable. So, start tayo dun sa pagiging employee na I guess most of us dyan nag-start, no? Ako, nag-start ako dyan. More than 10 years ago, no? And nasa pinaka-bottom siya kasi bilang employee, you are exchanging your time para dun sa iyong hourly wage. So, lahat yung employee na yan, may bayad dyan na per hour. And hindi siya ganun ka-scalable dahil hindi ka naman pwedeng next year doble o triple agad yung kita mo. At hindi ka rin pwede magsabay-sabay basta ng employer. So usually, full-time ang commitment niyan. Kaya one employer at a time lang yung pwede mong kunin. Isa sa downside ng pagiging employee din is hindi mo hawak yung oras mo at kailangan mong pumasok sa office. Unless, syempre, kung ang setup mo is work from home ka, then you can basically work anywhere. Pero in most cases, hindi ganun yung setup niya. Nasa bottom din yung pagiging employee kasi alam naman natin yung wage dito sa Philippines, hindi siya ganun kataas, no? Ako personally, nung nag-start ako as an employee, I think ang sweldo ko is nasa 13,000. So I'm coming from an engineering background. Naging actually 13,636 kasi medyo maayos yung grade ko sa board. Pero plus 600 lang dahil doon. So mababang-mababa siya. Nung na-regular ako, tumaas siya. I think nung umalis ako ng company, naglalaro siya ng mga 25, ganyan, 24, 25,000.
So minsan nakaka-take home pay ako ng 35,000 kasi kinukuha ko yung night shift. Halos every 2 weeks nagpapalit yung schedule ko. Pero hindi rin maganda sa katawan, di ba? Pagka gano'n, no? So, gano'n, pagka employee ka, hindi ka rin naman makapag-demand. And kahit anong sipag mo dun sa work, talagang meron ka lang ceiling na limit at meron kang kailangan sundan na corporate ladder kung ano yung pay grade mo, di ba? Hindi ka pwedeng lumagpas doon sa sweldo noon. Hanggang doon ka lang. So, nangyari din sa akin yan. Natutulog na ako sa office para hindi ma-late and, you know, talagang, no, lalo nung first few years ko, talagang grabe yung dedication ko. Kasi gusto kong umangat, syempre, dahil syempre, lahat naman tayo, no? May inaasa, may pinapangarap. Kaya ganun ako doon. Pero kahit ganun yung effort, ganun yung time na pinuput in mo doon, talagang very limited pagka-employee ka dahil nga nandun kayo sa corporate ladder and meron kayong corporate ceiling na tinatawag. Which brings us dun sa second tier nitong pyramid, yung freelancing. So after kong maging employee, talagang freelancing ako. Ang tagal ko sa freelancing. Hanggang ngayon, nag-freelance pa ako, no? Ilang taon na ba ako nag-freelance? 10 years na pala. So, 10 years na ngayon, no? Ang maganda sa freelancing, una-una, hawak mo yung oras mo. Basta may computer ka o may laptop ka, you can work anywhere and anytime. Of course, with negotiations yan dun sa mga kliyente mo, no? Meron din kasing fixed hours. Pero ako kasi, lagi kong nanenegotiate na yung oras ko is hindi fixed. So, ako yung bahala dyan. Kasi, at the end of the day, lahat naman ng kliyente, ang gusto niyan is yung output. And kaya rin nasa taas ng pagiging employee, yung pagiging freelance o freelancer, is yung rate mo, ang bilis niyan tumaas. Basta ginalingan mo dun sa bagay na yon, nag-specialize ka, talagang binigay mo yung time and effort mo para umangat ka dun, talagang aangat din yung rate mo, no? Naalala ko nung nag-hourly rate pa ako, that was 7 years ago na yata, no? Ang huli kong rate, and this was siguro nasa between 3 to 4 years nung nag-freelance ako. I mean, 3 to 4 years na ako nag-freelance noon, no? Yung naging rate ko is $15 per hour. So kung if full time niyo, kung kukumpitin niyo, nasa 6 figures na yun within 3 years lang. Samantalang nung nasa corporate ako, naka almost 4 years na ako, pero ang rate ko is nasa 25k lang. So ang laki ng diferensya, no? Sa freelancing times 5 kung kukumpitin niyo, no? So napakabilis nung growth kasi din naman, syempre yung hourly rate ko medyo nandun sa US, Canada, ba? Diba? So, iba rin. Pero, nasa Pilipinas ako. Yun din yung maganda dun. And, syempre, kung gusto ko pa rin magpabayad ng per hour, I think, ngayon, since naka 10 years na ako, syempre, mas iba na rin yung singil ko niya kung gusto kong ganun na yung setup ko, no? Although, ngayon kasi, iba na yung setup ko, hindi na ako nagpapabayad per hour. Okay? Meron akong setup na nag-specialize ako. So, ang bayad sa akin, per lead o per management ng campaign. So hindi na ako binabayaran per hour. So yun na yung setup ko sa freelancing. Ang isa pang advantage ng freelancing sa pagiging employee is mas scalable siya. Kasi sa employee, isang employer ka lang at a time o perhaps two at the most kasi kung part-time yung pagiging employee mo, pwede ka makakuha ng 2 or maximum 3. Pagpalagay mo na sobrang sipag mo at di ka mahilig matulog at magpahinga, kuha ka ng 3 clients, di ba? Pero kasi sa freelancing, pwede kang kumuha ng multiple clients. So, pwede kang kumuha ng 2, 3. So, depende na yan sa'yo, no? And particularly, pwedeng-pwede mong gawin yan kung hindi ka na per arawan or rather per hour ang bayad sa'yo, no? Like ako, yun ang ginagawa ko, no? Pwede kasing setup sa freelancing is per project. Pwedeng
per output. Ganyan, no? Pwedeng babayaran ka every month, per 3 months, per 6 months, o even per year. Depende yan, no? Sa kung ano yung service o yung package na inaalok mo. So, hindi yan limited sa hourly rate lang, okay? Lalo na pagka natutunan mo kung paano yung mag B2B. Ano ba yung B2B? Yun yung business to business na. So, ikaw na yung kumakausap dun sa business owner para mag-alok ng serbisyo mo as a freelancer. So, right now, nag-freelance pa rin ako on the side, part-time na lang siya, no? Kasi alam nyo naman, mayroon na kaming e-com business. So, meron akong mga clients pa rin. At ang setup ko is, naka-automate siya. Kaya I only look at the campaigns siguro per client, mga 3 to 5 minutes per day. Para i-check lang kung okay pa ba yung, kung ano yung takbo ng campaign, kung okay pa ba siya. No? Yun lang yung nire-require niya sa akin. So, kumikita ako ng certain amount. Six figures, no? So yun, ang layo ng diferensya, di ba? Mas scalable yung pagiging freelancer. At yung next tier naman above sa freelancing is yung agency. So kung sa freelancer nakakuha ka ng multiple clients, syempre mas scalable naman pag naging agency ka, kasi parang yung freelancer na may mga tao na under you, kumukuha ka na ng multiple clients, 5, 6, 10, more, 10 or more, 20, di ba? 50, even up to 100 clients. Yun na yung setup ng agency eh. So, sa agency naman, mas na-sort out mo na yung sistema mo, yung mga tao mo na training mo na. Kaya ang ginagawa na lang, karamihan is, they are just looking for business. So, andyan na yung mga client getting strategies, no, mas applicable na dyan, mas matindi, mas dun na yung focus mo as an agency owner. So medyo may konti tayong alam dyan dahil syempre for a long time pangarap ko na maging agency owner, pero ngayon nag-iisip pa ako kung itutuloy ko dahil nga dun sa growth ng aming e-com business. So ayun, which leads us dun sa top tier naman nung pagiging agency, yung tier above the agency, which is yung pagiging owner ng brand. So, kung sa agency, it can took you some time to get 50 clients, to get even 100, di ba? 100 clients na I see dun sa ibang groups ko. Sobrang masaya na sila na nakaka-reach sila ng, let's say, 6 figures a month. In dollars to, 100K. Let's say, $100K a month. Okay? And that can take years bago mo maabot yun dahil, syempre, hindi naman din ganun kadali na pag-aralan, tsaka hindi rin ganun kadali na mag-train ng tao. So, you have to make sure na meron kang systems in place, di ba? So, ang natuklasan naman namin sa e-com at sa pag-create ng brand is, actually, mas madali siya. Para dun sa kung anong pinasok mo na effort, mas malaki at mas maganda yung balik. Okay? So, kaya dun muna kami nag-focus at this point, no? So, kung mababalikan niyo yung isa sa mga videos ko, I think that was, last year or 2 years ago. Hindi ko na maalala yung kung kailan ko na-post yun, no? So, nung tinry namin yung e-com, actually, general merchandise pa yun, yung isang tinry namin. Parang, within 3 months, nag-grow kagad kami sa 7 figures. So, in peso, no? In peso. Pero, ang bilis pa rin ng growth. So, you can imagine kung tinuloy-tuloy namin, kasi medyo nag-stop kami dahil nga nanganak si Mrs. and Kambal. So, ayaw naman namin na hindi mabigyan ng, alam mo yun, minsan lang yan eh, yung ganyang face ng bata. So, may mga nilet go kami, no? Kasi kailangan kami nung bata. So, kailangan, yun, part ng buhay yun eh. Hindi naman puro pera lang, di ba? So, pero, kung based dun,
yung growth niya napakabilis, and we have colleagues dito sa Ecom na nakikita namin doon sa same training program na ang bilis, grabe. Yung isa doon, 7 figures a day ang kinikita after just a few years, no, ng paggawa noon. So talagang napakabilis niya mag-scale kumpara mo even with an agency, no. Kasi like dito sa Pilipinas, meron tayong more than 100 million na population. So imagine mo kung meron kang product na binebenta mo ng 1,000, 2,000, and you're able to sell that sa small percentage lang nung population na yun. Ang laki na nung kinikita mo. And lalo na kung ang dami mong repeat orders, no? So per customer, yung tinatawag natin na lifetime value mo is malaki. So you can imagine ang ROI sa inyan is millions possibly every month. So ganun, no. Yun yung kaya siya mas mataas dun sa pagiging agency owner. And then after noon, ang next tier, and I think yung highest tier is syempre makapag-diversify ka na ng mga negosyo mo. Since meron ka ng magandang cash flow, may cash cow ka na, I think it would be very wise to diversify na, no. So diyan napapasok yung iba't ibang klaseng businesses. Pwede kang mag-invest sa Airbnbs na I think ito sa for me personally isa to sa pinakamagandang ROI dahil medyo matagal ko nang pinag-aaralan to. And napunta rin ako sa real estate ng I think nagbenta ako nung kasagsagan nung pandemic, no. Nag-one year ako na ahente. So maganda yung nabenta ko nung 1 year na yon. I think worth nasa around 30 million na worth nung properties. And doon ako na immerse dun sa real estate. And marami pang iba bukod sa real estate, no, pero para sa akin isa sa pinakamaganda talaga yung Airbnb, no. Tinatanong ko yung mga ibang Airbnb owners na yung mga tinutuluyan namin, ang ganda ng ROI. Within 2 to 3 years lang, nag-ROI na sila, no? So isa yon sa magandang diversification. Para sa akin, ha, sa opinion ko, no? And syempre, hindi naman limitado yan doon, no? Pwede ka rin mag-crypto kung gusto mo. Pwede ka pa rin mag-stocks. Pwede ka mag-put up ng other brands. Kung meron ka ng established na brands, pwede kang gumawa ng multiple brands. Diba? Which is actually yun yung phase namin ngayon, no. Gumagawa kami ng multiple brands bago kami mag-invest into yan Airbnb and ano, no, restaurants, kung anong trip mo. Pwede ring resort o kung anong hilig mo sa buhay, di ba? Pwede. So ako, pwede ko rin maging diversification eventually yung agency kasi ando na ako, well-equipped na ako sa know-how. Sa mga paggamit ng tools, sa when it comes to digital marketing, alam ko na kung ano yung mga ituturo ko sa mga tao na mga processes, eh. Actually, ginagamit namin ngayon yan dun sa aming mga brands, dun sa mga tao namin. Na yun din yung mga tinuturo ko, yung mga processes, yun, kung ano yung mga natutunan ko rin, basically, no, as a digital marketer. So kaya siya yung nasa pinakataas nung pyramid. Kasi pagka mayroon pumapasok sa'yo na pera, hindi maganda na ilalagay mo siya sa banko. Kasi I think, hindi ko na siguro kailangan explain to, no? Ang kikitain mo sa banko, daig pa nung inflation rate. Talo ka pa. Unless kung meron kang personal banker na they will help you dun sa diversified investments din ng bank. May ganung program yung bank, no? Depende dun sa kung gaano kalaking pera yung meron ka sa banko. So I think parang 2 to 3M pataas, ganyan. O even yung iba, 5 million pataas, merong ganyan, no? Yung personal banker mo, magre-recommend sa'yo, no? Nung mga pwede mong bilhin, mga mutual funds, yung mga stocks. Unless kung ganun scenario, no? So, pero pag hindi ganun, better to put it somewhere else na mas tutubo yung pera mo. So yun, na-share ko lang yung how I see it. This is from my own perspective.
Yun din actually yung ini-implement ko sa business namin. And ito yung basically sinusundan ko na hierarchy, no? So hopefully makatulong sa inyo kasi hindi maganda na stagnant tayo. Dapat lagi tayo nag-grow, no? So hindi pwedeng freelancer ka lang, doon ka na lang unless you really really love what you're doing. Okay? Yun yung I think yun lang yung very good reason to stay as a freelancer na ikaw pa lahat yung gagawa ng tasks. Okay, kasi talagang gustong-gusto mo siya, very passionate ka about it. Kunyari creative ka, talagang gustong-gusto mo na creative ka, ikaw yung gumagawa ng mga yon at na-fulfill ka doon. Pero kung other than that, at kung gusto mong mas mag-grow, mas lumaki yung kita, mas mag-scale, then maganda na sundan mo tong model na to, no? At sana nakatulong sa'yo to. And hopefully, makapagbigay din ng motivation and guidance and inspiration sa career mo. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.